Balik sa mga balita, mga malalaking smuggler na mga ukay-ukay ang inirekomenda ni Senador Rapi Tulpo na dapat habulin sa pagbabayad ng buwis. Mga maliliit na negosyanteng tulad ng mga online seller at bloggers, iginiit na huwag gipitin si Mian Corbera sa report. Kinastigo ni Senator Rapi Tulpo ang mga opisyal ng Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue dahil sa umano'y tila panggigipit sa mga online seller at mga blogger para magbayad ng buwis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, sinabi ni Tulpo na nakatanggap siya ng reklamo dahil sa umano'y pagbabahay-bahay ng mga taga-BIR sa mga blogger at online seller para balaan umano sa hindi pagbabayad ng buwis. Ayon sa senador, sa halip na pagdiskitahan ang maliliit na negosyante, dapat habulin ng pamahalaan ang mga smugglers. Isa sa tinukoy nito ang mga smugglers na nagpupuslit na maukay-ukay sa bansa na ibinebenta sa merkado gayong dapat donasyon ito at napupunta sa DSWD. Kaliwat kanan, pumunta ka Luzon, Visayas, Mindanao, nagkalat ang mga ukay-ukay. So ano pong ginagawa ng Bureau of Customs? Bakit nakalusot itong mga ukay-ukay? Ikaw na mismo nagsabi na may policy tayo na hindi dapat binibenta ang ukay-ukay dahil dapat yan ay donation galing sa ibang bansa at dapat yan dumidiretso sa DSWD at charity na pinamimigay sa mga mahirap, sa mga calamities. Hindi niya raw pinag-iinitan ang mga negosyante ng ukay-ukay, pero napapanahon na rin anyang amyendahan ang Republic Act 4653 na nagbabawal sa commercial importation ng textile articles o used clothing at mga basahan. Ito'y dahil hindi naman anya kayang kontrolin ng BOC ang pagpasok ng mga ukay-ukay. Sagot ng BOC Department of Health raw ang nagdedesisyon sa isyu ng ukay-ukay dahil sa health reason, dulot ng COVID-19 at kumakalat ngayong monkeypox. Pinaigting na rin anya nilang operasyon at may mga nasampahan na ng kaso. As we heighten or intensify our efforts against smuggling, the smugglers also become more innovative. No? We have seized several shipments of ukay-ukay and we have filed cases also against the responsible. Pero giit ng senador, bakit hanggang ngayon talamak ang operasyon ng ukay-ukay at imposibleng walang alam ang BOC sa nangyayaring smuggling? Since hindi po kayang kontrolin ng Bureau of Customs yung pagpasok ng ukay-ukay, siguro we have to come up with a system na, legalize ukay-ukay? I don't know. What do you think? Kung hindi nyo na po kayang talagang pigilan, kausapan nyo po siguro yung mga mababatas na para baguhin yung batas natin, yung policy to make the ukay-ukay legal na pwede na pong pumasok ng bansa at magbayad po ng tamang buwis. Question pa ng senador, bakit sa dami ng isinagawang reforma sa nakaraang administrasyon, hanggang ngayon mano-mano pa rin ang pagkolekta ng buwis ng BOC? As opposed to mano-mano, at kapag nagmano-mano po, marami nagmamano sa mga padrino at yung pong mga cabinet sa matanggapan ng Bureau of Customs, bukas-pasok at may sinasaksak. I'm sorry for the word. Mian Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ipalo lang at mag-subscribe sa @net25tv.